Hindi nyo na kailangang dalhin pa yung sasakyan nyo sa talyer or sa shop para ano, iwas sa gastos. Yung panggastos nyo, mabibili nyo ng additional oil. So, makakamura talaga kayo, no? Kung marunong kayong mag-DIY. Good day guys, magandang araw po sa ating lahat. And today's video po is sagawa na naman po tayo ng another DIY. So kung makikita nyo, dito po tayo sa ating multicab. Kagaya po ng ginawa natin nung unang nakaraang vlog natin, nakaraang video. So ipinakita ko po sa inyo kung paano po mag change oil ng ating motor, yung ating CBR150. So ngayon naman po is papakita ko naman po sa inyo kung paano mag change oil ng transmission ng ating multicab. So ano bang yung mga kailangan natin sa pag-change oil ng ating transmission? So unang-una, dapat meron tayong tools kagaya nito. Ratchet. Yan. Tapos itong imbudo at itong hose. Tapos yung lalagyan ng used oil, tsaka itong oil ng transmission. So bago ako bumili ng oil, nag-research muna ako kung anong klase ng oil yung dapat sa ating transmission. So nang nabili ko na oil is itong Petron Extreme Pressure for ano to, automotive gear oil. Yan, so may nakalagay na API GL4 sa A90. So based on my research, no, nag-research po ako muna. So ito po yung tamang gear oil para sa transmission. Yan guys, kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng ano, Allen wrench or siguro yung ano, yung kabilya ba yun sa Bisaya na katulad nito, square siya, kasi yung drain plug natin, ano, yung design ng kanyang ano kasi square. May papakita ko sa inyo. Yan po, makikita nyo skula, hugis square. Diyan po natin ilalagay yung ating oil, gear oil. Dito naman, klaro ba? Yan. Yan po yung ating drain plug sa ating gear oil. Ayan. So ito po yung ating transmission. Yung multicab ko po pala is 12 valve manual. Ayan. 4x2 po siya. Para sa kaalaman po ng lahat, ng iba nang hindi pa po nakakaalam, kung curious po kayo, ito po yung engine. So yung engine po, meron din po siyang sariling drain plug at meron din po siyang sariling lalagyan, or meron din po siyang sariling oil. Separate po yung oil ng engine at tsaka ng transmission, at meron din doon yung differential. Ayan. So yung oil po nito sa engine, magkaiba po yung klase.
dito din po sa gear oil magkaiba din, doon din po sa differential magkaiba din. So ngayon ang change oil natin is itong transmission. So simulan ko na pong i-change oil. Luwagan lang po natin una itong drain plug ng transmission. Yan, so gamit itong ating tools tsaka itong lalagay na natin dyan. So dapat po yung position po ng inyong sasakyan eh medyo naka ano po siya, medyo naka ganyan konti para yung oil dyan talagang lalabas, magde-drain siya kasi nakaganyan siya konti. Huwag nyong ipark yung sasakyan yun nakaganon, diba? Nakaganon dapat nakaganyan siya konti. Huwag din nakatagilid nakaganyan, dapat straight na nakaganon. Yan. So disclaimer lang po no sa mga viewers natin, hindi po tayo expert na mechanic. Ito pong ginagawa ko po is nagre-research po muna ako at saka naalam ko po kung paano ko muna gawin bago ko po i-apply sa sarili ko as para mag-DIY. Pero ito pong ginagawa ko ngayon na pag-change oil ng ating transmission, hindi po ito yung first time na ginawa natin. Ito pong pangalawa na po natin ito na nagawa. Ngayon lang natin po na video. So kapag magpapalit po tayo ng gear oil sa ating transmission is dapat every 20,000 kilometers or 2 years. Ayan. So yan po yung nakasaad sa ating ano pag na-research do based on our research no sa ganitong sasakyan, Suzuki Multicab 12 valve manual 4x2. Ayan. So buksan na natin gamit itong ratchet. So ayan. Nainan niya oh. So kailangan na talaga siyang palitan no. Oh. Matagal-tagal ko din itong hindi napalitan no, oh. Almost 2 years and ano na. So, lumampas na po tayo sa limit niya. Lumampas tayo ng konti. Yan, so ang dami, yan po yung dami ng ano nakain na ng ano to, lang gear siguro. Madumi na siya. Yan. So hayaan lang muna natin siya sandali na mag-drain. Tapos babalikan lang natin mamaya-maya. Okay? Next naman po nating i-open. Open na natin itong lagayan ng ating oil. Yan. Pagkahigpit. Mahigpit siya. Kailangan ng puwersa. Yan. 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 So ito po yung ating ano bang tawag doon dito. Basta dito natin nilagay yung oil. Yan. So babalik na po natin itong ating drain plug. Yan.
Gamitan natin ulit ng tools para mahigpitan natin. Make sure po na hindi po masyadong sobrahan ang higpit. At yung higpit, tama-tama lang. Tama-tama lang po yung higpit. So yan guys, itong ating hose, ito naman yung ating isusuksok doon sa dyan sa may butas. Yan. Yan. Pasok siya sa loob. Yan. Tapos dito naman, ganyan yung tsura niya. Yan. So dito tayo maglalagay sa taas. Guys, ilalagay na natin yung oil. Ayan, may tumulo na, may natapo ng oil. So ibig sabihin ay sagad na po yung kaniyang level. So nasa tamang level na po tayo. So hinto na po natin yung paglalagay ng oil. Yan. Tama. So tama pala po yung nasa research natin, no? Na hanggang ano lang siya? Hanggang 1.1 liter lang siya. Yan. Yan. So, bubunutin ko na. So, natapos ko na pong kabit yung ating ano cup. Yan. Dito din. So, tapos na. So yan guys, natapos na po nating ikabit yung ating mga tinanggal na mga drain plugs lahat. Ayan. So, tapos na po tayo. Medyo pinagpawisan po tayo ng marami. Kasi sobrang init na po. At yun, yung nagamit po nating oil is 1.1 liter nga based sa aking research. So tamang tama po. So kayang kaya po, napaka basic po mag DIY. So sa mga merong mga multi-cab dyan, no? Pwedeng-pwede po kayong mag DIY, gumawa ng katulad ng ginagawa ko po. Napaka basic lang po. Napakadali lang. Hindi nyo na kailangang dalhin pa yung sasakyan nyo sa talyer o sa shop para ano, iwas sa gastos. Yung panggastos nyo, mabibili nyo ng additional oil. So, makakamura talaga kayo, no? Kung marunong kayong mag-DIY. So, yun lang po yung aking masishare ngayong araw na ito. At ayan po, tumutulo talaga yung ating pawis. No, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod natin mga videos. So, marami po tayo mga videos, no, na gagawin. So, tune in lang po kayo sa ating munting tahanan. And shoutout din po sa mga gustong magpa-shoutout dyan. Wala pa po kasing nag-message na magpa-shoutout eh. So kung gusto po kayong mag-shoutout, just message down below para next video po natin is isa-shoutout po natin lahat ang gustong magpa-shoutout.
So hanggang dito na lang po muna yung ating video. Sana ay meron po kayong natutunan na munting kaalaman po sa pag-DIY. So this is LMAX PH po, signing off. Bye for now.